maganda naman yung araw ko ngayon. Subalit, ewan ko ba, bakit ba tila napalitan ng kaba at takot nung magsimulang tumawid ako pabalik sa bahay ni Lolo. Mabait naman ako, kaya pinasakay ko itong lalaking may malaking bag. Kaso, mabigat ata namin masyado eh. Kaya ito, parang lulubog talaga yung bangka na sinasakyan namin. Pare, kaya pa ba ng bangka mo? Kung hindi kaya, ibalik mo na lang ulit ako dun sa tabi. Maghihintay na lang ako ng medyo malaking bangka. Wika niya. Pare, kaya yan. Wika ako. Pero ang totoo, hindi ko alam kung kakayanin ba talaga, kasi naman, baka kung kailan nasa kalagitnaan na kami eh, saka lumubog. Nako. Kaya naman, eto, tahimik lang ako nang nagsasagwan. Tapos itong pasahero ko, hindi na makagalaw. Siguro, kinakabahan na to. Para hindi siya kabahan, syempre, kinausap ko siya. Pare, tagasan ka? Tanong ko. Maynila, pare. Wika naman niya. Ayos ah. Ang layo naman ang pinanggalingan mo. Wika ako naman. Ikaw ba, pare? Taga dito ka ba? Wika naman niya. Hindi eh. Nagbabakasyon lang din ako dito. Yan ang bahay ni Lolo oh. Wika ako. Tapos itinuro ko yung bahay kubo na malapit sa ilog. Nice. Eh pre, may alam ka ba dito na pwede kong matulugan mamayang gabi? Tanong niya sa akin. Wala pre. Pero itatanong ko kay Lolo kung may alam siya. Kung gusto mo, dumaan ka na lang sa bahay mamaya. Kapag natapos ka na sa lakad mo, wika ako. Ah, sige pare. Salamat ha. Wika niya. Tapos, nakatingin lang siya sa bahay ni Lolo habang patuloy na sumasagwan naman ako. Nakangiti lang siya habang nagmamasid sa paligid. Medyo maangas yung itsura niya. Mabuhok yung mukha eh. Pero mukha namang mabait. Ah, pre. Ano palang pangalan mo? Tanong ko. Gab pala pre. Ikaw, ano pangalan mo? Wika naman niya. Nico, pre. Wika ako naman. Tapos ayun. Umiti siya sa akin. Medyo natulala ako kasi parang napaka-perfecto ng ngiti niya. Bukod sa pantay lahat ng nakikita ko sa mukha niya. Maamo ito at nawawala yung mata niya kapag nangiti siya. Pre, uy, okay ka lang ba? Wika niya. Ah, oo pre, okay lang ako. Bakit? Wika ko naman. Ah, wala lang. Nakatulala ka eh. At saka, andito na tayo. Magkano, pre? Wika niya. Ah, huwag na, pre. Sige, ingat ka. Wika ako. Ah, ano ka ba? Magkano nga? Nahihapa eh. Wika ni Gab. Hindi, pre. Huwag na. Sige na. Mag-iingat ka. Wika ako. Kaso, ang kulit ni Gab eh. Tapos, ibinaba niya yung bag niya. May kinuha siya dun. Tapos, binigay niya sa akin. Pre, oh, sa'yo na lang.
marami naman akong ganyan eh. Wika ni Gab, tapos binigay niya sa akin yung kinuha niya sa bag niya. Hindi ko alam kung ano yun kasi nakabalot sa plastic na itim eh. Tapos eto, umalis na si Gab. Ako naman, itinali ko na yung bangka at bumalik na ako sa bahay ni Lolo. At dahil pinagpawisan ako, naligo ka agad ako pagkarating ko. Iniwan ko sa lamesa yung binigay ni Gab at yung mga binili ko. At nung matapos ako maligo, nakita ko si Lolo sa may lamesa. Binuksan niya yung plastic na itim na bigay ni Gab. Kaya eto, lumapit agad ako kay Lolo. Nico, opo, binata ka na talaga. Bakit may ganito ka? Ikaw ah, nako talaga. Kanino mo gagamitin to? Wika ni Lolo. Bakit Lolo? Ano ba yan? Wika ako. Tapos paglapit ko, natawa ako sa nakita ko kasi naman, bakit may kondom at pampadulas? Ala, natatawa tuloy ako. Oh, apo, natawa-tawa ka dyan. Bakit may ganito ka? Ikaw ah, nako, pilyo ka. Kunwari ayaw mo sa mga nirereto ko pero Boy Scout ka pala. Laging handa. At may padulas pa. Wika ni Lolo. Lolo, hindi akin yan. Wika ko. Ha? Eh, dalawa lang tayo dito. Naku apo, ikaw ah. Sige na, magbihis ka na. Bakit ba lagi ka nalang lumalabas sa banyo na walang katakip-takip? Wika ni Lolo. Nakalimutan ko yung tawel eh. Pasensya na, Lolo. At saka, wala namang makakakita. Ikaw lang. Wika ako. Sige na, magbihis ka na muna bago mo ko kausapin. Nakakatakot kang bata ka. Galit na ba yan? Bakit ganyan? Wika ni Lolo. Natutulog pa po ito, Lolo. Wika ako. Nako, kawawa ang makakasubok niyan. Siguradong iiyak. Wika ni Lolo. Lolo, hindi lang iiyak. Baka nga makarating pa sa langit eh. Wika ako. Loko ka talagang bata ka. Wika ni Lolo. Kaya ito, nagbihis na ako. At nung makatapos ako magbihis, magluluto na sana ako kaso si Lolo na daw yung magluluto eh. Kaya naman ito, kumuha ako ng papel at panulat. Nagsimula na akong gumuhit pero teka lang, bakit ganito yung kinalabasan ng iginuguhit ko? Ay nako. Apo, napakagaling mo talaga. Sino yung nasa bangka na yan? Wika ni Lolo habang pinagmamasdan niya yung iginuguhit ko. Lolo, siya yung nakisakay sa bangka kanina. Si Gab po yan. Wika ako. O siya, sige na. Tapusin mo na yan. Wika ni Lolo. Kaya ito, tinatapos ko na yung iginuguhit ko. Subalit, habang iginuguhit ko si Gab sa bangka ni Lolo, bakit kaya di ko malimutan yung mukha at ngiti niya? Siguro, nagandahan lang talaga ako. Wala naman siguro masama kung iguguhit ko si Gab. Ang amo kasi ng mukha niya eh. At saka, mabait. Anong oras kaya siya pupunta dito? Teka lang, bakit ko ba siya hinihintay?